Sabi po dyan, sapagkat kung inyong lubos na pagbubutihin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa, kung kayo'y lubos na magsisigawan ng kahatulan na sa isang tao at sa kanyang kapwa. Okay? So, verse 7. Punta tayo sa 7. Okay? At patatahanin ko nga kayo sa dagong ito, sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang, mula una hanggang sa walang hanggan. Ibig sabihin, tayong lahat ng mananampalataya ay kinreate para saan? Para pagpalain, okay? Para tayo ay pagpalain because the Lord give us the land, give us the ocean, give us the fruit. Binigyan tayo ng mga pangangailangan natin dito sa mundong ibabaw na ito na kung saan ay pangangalagaan natin at matatagpuan natin tungo sa pangako ng Panginoon. Amen? So ngayon, unang-una na dapat nating i-finish na is i-finish muna ang pagiging childish. Okay? I-finish muna ang pagiging childish thinking. Childish thinking. Alam niyo po ba, maraming tao, maraming nila lang ang kailangan mag-mature na mag-mature. Pero meron mga may sakit na nananatili silang immature. Nagiging childish isip bata. Okay, isip bata. Okay? So sa buhay natin, makikita natin na tayo ay tumatanda. Sino dito ang hindi tumatanda? Okay? Sino dito ang gustong umasam na magmukhang bata? Okay, nahiya. Nahiya. Okay? So, ibig sabihin, pwede tayo mag-asam na maging mukhang bata, pero hindi maging isip bata. Tama? Kasi pag tayo ay nagiging isip bata, maaaring tayo ay hindi lumalago. Ano ang iniisip ng isang bata? Kapag humihingi, anong gusto niya? Dede, laro lang, okay? Laruan lang. Okay? Ang gusto niya ganito. Gusto niya umakyat sa puno na ibig sabihin ay pwede siyang malaglag. Okay? Being a childish thinking, sometimes it will be wrong. Kasi hindi nila alam na ito ay makakasama sa kanila. Tama ba ako? Mga magulang. Okay? Yung tipong yung mga bata kakain ng piso. Sino na muntik na makalunok ng tres na bariya? Yung puro kanto. Ako, muntik na. Okay? Muntik na ako Anong bang pera yung nyug? Yung lumang pera? Okay, dos pala yun. Mali pala. Naiba na. Okay. Okay, dos. Okay? So, nilalaro ko ito sa aking bibig. Okay? And then sometimes, nagkamali ako, parang nadapa ako, and then muntik ko na malunok. Okay? Sa pagiging childish ko, ang pera ay marumi. Okay? Kasi umiikot ito sa maraming tao. Pero being a childish thinking, hindi ko yun iniisip. Kasi wala pa akong muwang sa mali. Tama? Ngayong oras na ito, dapat maging mature tayo. Amen? In 1 Corinthians chapter 14, verse 20. Ano pong sabi po dyan? 1 Corinthians chapter 14, verse 20. Mga kapatid, huwag kayong mangag pakabata sa pag-iisip. Gayon may sa kahalayan ay mangag pakasanggol kayo. Datapuat sa pag-iisip, kayo'y mangag pakatao. Ibig sabihin, yung ating pag-iisip, dapat hindi batang mag-isip. Pero sasabihin, Pastor, paano yung sinabi ni Jesus na mahalin yung mga bata? Na dapat yung espiritu ay maging bata. Okay? Anong ginawa ni Jesus doon sa mga bata? They are eagerness to see our God. Okay? To touch our God. Yun ang dapat nating i-adapt. Pero ang pagiging isip bata, dapat meron din tayong sineseparate na kinukuha na tayo pupunta na dapat ay wala tayong muwang sa mali. Pero ngayon, tayo natanda na may muwang na tayo sa mali, kaya dapat alam mo na ang tama't mali. Amen? Ang pagiging bata, ang pagiging isip bata, iniisip niyan. Hindi tama lang. Mayroong mga mali. Hindi niya alam na mali pala yung tamang kanyang iniisip. Tama? So,
Dapat huwag maging isip musmus. Huwag tayong pilingera na piling bata. Tama? Merong mga relasyon dyan. Ang kapartner, nag-iisip bata. Merong mga anak ang tanda na wala pang pinagkatandaan. Tama? Ang dami nang napuntahan, ang dami nang pinag-aralan, pero wala pa rin pinagkatandaan. Ang dami nang tinestify dito, pero paulit-ulit naman nakasalanan ang ginagawa, walang pinagkatandaan. Tama? Ibig sabihin, nag-encounter na, tumanda na sa pananampalataya, lumalim na sa salita ng Diyos, narinig na maraming salita ni Pastor, nagbasa na ng maraming Biblia, nag-memorize na ng maraming versikulo sa Biblia, pero wala namang pinagkatandaan. Isa ka ba sa walang pinagkatandaan, kapatid? Isa ka ba sa walang pinagkatandaan? So, pakisabi sa katabi, be mature, kapatid. Okay? Be mature. Okay? In your spiritual life, in your biological, physical life, be mature. Magmamature tayo. Bagamat merong mga lumalabas na mga ma-immature, pero tayo dito, lahat tayo magmamature. Amen? Gusto ng Panginoon na lumagaw tayo. Hindi gusto ng Diyos na manatili kang gatas na lamang ang dinedede mo. Lagi na lamang John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hanggang doon ka na lang. Sa devotion mo, hanggang dyan ka na lang. Dyan ka na lagi. Di ka nagmumove sa Matthew, Marcos. Tama? Wala tayong pinagkakatandaan. Nais ng Diyos na i-finish na ang pagiging childish thinking. Amen? Okay, so next na dapat nating i-finish is i-finish na a being a hindrance of blessing. I-finish mo na ang maging hindrance of blessing. Okay, bakit? Bakit kaya? So 1 Corinthians, makapagbukas kayo sa akin sa 1 Corinthians chapter 14 verse 29 to 30. 1 Corinthians chapter 14 verse 29 to 30. 29. Punta tayo sa 29. Okay. At ang dalawa o tatlo sa mga propeta ay magsipagsalita. At ang mga iba ay mga siyasat. Okay, next. Datapwat kung may pinahayag na anuman sa isang naupo ay tumahimik ang nauna. Okay. Maraming Kristiyano gusto na lamang kapag siya ang marunong sa salita ng Diyos, gusto siya na lang lagi. Siya ang opening prayer, siya ang word of God, siya ang closing prayer. May nakatagpo ba kayong ganun? Okay? May nakatagpo ka bang siya lagi sa trabaho naman? Okay? Siya yung nagre-report, nag-accomplish, siya yung nag-attend, siya yung naglilista. Siya na lahat, credit niya. Tama? Merong ganyan, yung mga pabida. Jollibee. Bida ang saya. Okay, laging pa Jollibee, pabida. Sa trabaho, sa kaklase, project, laging siyang on time. On time, project, una lagi, inuuna. Kasi gusto niya mapunta sa ranking. Pero dapat, kung ano, sa groupings, dapat nagkakaroon, hindi lamang ikaw nasusunod. Dapat masusunod din ang iba. Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit kaya sinabi ni Pastor na ganun? Kasi dito, lalo-lalo na sa cell group. Ngayon, kung sakaling si Pastor lagi ang magwawalis, tutugtog, magsasalita, sa tingin nyo, anong mangyayari, Pastor? Mamamatay na maaga. Tama? Mamamatay na maaga. Kung siya lagi, oy, anong kakantahin? Ako magde-decide. Oy, ako magde-decide ng i-preach. Ako magde-decide kung sino magpe-pray. Ako magde-decide kung sinong magsusundo dyan. Okay? So we have a thinking, own thinking, own spirit, na kung sana'y nangungusap sa atin ng Panginoon. Tama? Nangungusap sa atin ng Panginoon. And we have a different spiritual gifts. Saan ka tinawag ng Panginoon? Sa pagtatites, pag-i-invite, pagka-counseling, pag-mission,
Okay? Paglilinis ba? Craftsmanship? Pagiging creative? Pagiging musician? Saan ka tinawag ng Panginoon? Church? This church, mother church nito. Hopefully, tayo ay nagtutulungan sa Panginoon. Hindi lagi tayo ang pinapakinggan. Dapat marunong din tayo makinig. Kasi maaring tayo ay nakatingin lamang sa iniisip natin. Hindi nating iniisip, tinitingnan ang iniisip din ng iba. Yung espiritu nila. Maaring meron din palang matututunan tayo. Tama? Kung saan ka magiging effective, isipin mo. I will give you 5 seconds or 10 seconds. Mag-isip ka, saan ako gagamitin ng Panginoon sa church na ito? Okay. Naisip nyo na. Sino dito meron na naisip? Okay, mukhang walang isip lahat. Okay, sino dito may naisip kung saan gagamitin kayo ng Panginoon? Talagang wala talagang isip. Okay, so siguro nahihiya lamang ang iba. Pero nais ng Panginoon na ikay gamitin ng Diyos sa church na ito, sa Panginoon. Amen? Sa iyong trabaho, sa school, gagamitin ka ng Panginoon. So, pagkatandaan, stop or finish muna ang being a hindrance of blessing. Huwag tayo magiging hindrance sa pagpapala ng iba. Yung tipong gusto mo lamang ikaw magpapasalamat kay pastor. Ikaw magbibigay ka pastor. Okay? Hindi lamang kay pastor, kundi sa mga ibang tao. Gusto mong ikaw lagi, ako nasagot dito. No! Dapat nating bigyan ng daan na maging pagpapala ang iba. Sa'yo, maraming tao ayaw nila magkaroon ng utang na loob sa kanila ang ibang tao. O kaya sila magkaroon ng utang na loob sila sa ibang tao. Kasi ayaw nila maging pagpapala sila, yung mga ibang tao sa kanila. Naintindihan nyo? Yung rhyme. Yung wordplay. Okay, dapat nating tandaan na ang Panginoon gustong maging pagpapala sa bawat isa. Amen? Okay, so dapat magbigay daan. Okay, number 3, i-finish muna ang mga hindi nag-work na waste. I-finish na ang mga bagay na hindi nag-work. Okay? I-finish muna ang waste that do not work. Okay, yun. I-finish na natin yun. 1 Timothy chapter 5, verse 23. Okay? Tingnan po natin. 1 Timothy chapter 5 verse 23. Sabi po diyan, huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa inyong sikmura at sa inyong madalas na pagkakasakit. Panigurado, tuwang-tuwa diyan yung mga nagiinom. Yung mga gustong sumat. Yung gustong uminom. Okay? Sabi diyan, huwag kang iinom pa ng tubig lamang. Tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Panigurado, tuwang-tuwa dyan. Yan ang mga supporting verse ng mga nagiinom. Tama? Supporting verse. Okay, pero hindi nila alam bakit dito sinabi ni Peter kay Paul. Sa tingin nyo? Kasi noong panahon noon, sa Middle East, sa panahon nila, saan kinukuha ang tubig? Sa balon. Okay? Sa balon, sa ulan, and which is maybe may tendency magkaroon ng mikrobyo. Magkasakit sila. Kaya sinabi ni Peter kay Timothy, huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak. For saan? For sa sikmura or sa healthy nila. Sa healthy ni Timothy. Okay? So ito ay iniinom yun doon sa Lord's Supper. Ibig sabihin, zero tolerance of alcohol to. Hindi nakakalasing. Kapatid, kailan ka huling uminom? Kapon. Uminom ng alak.
Okay, nang hindi zero tolerance, 3.7. 7.0. Okay? So isipin natin na uminom tayo ng 0%. Kasi it goods for the heart or kaya doon sa ating sikmura. Okay, bakit ko ito sinabi? Kasi merong mga ways tayong ginagawa na hindi epektibo. Ano ba ang iniinom mo? Bakit hindi tumatalab? Panay ka lamang babayo, Jesse. Hindi ka nag-i-inform sa doktor kasi sa takot mo. Okay? Ano ba ang ginagawa mo na hindi nagbubunga? Mga business mong hindi nagbubunga. Baka naman yan ay hindi para sa'yo. Gumawa ka ng ganito. Okay? Bagamat yun na ang kanilang verse na ginamit. Pero kukunin natin ito. Ano ba ang mga bagay na ginagawa mo na hindi nagbo-work? Na hindi tumatalab? Tumatalab kaya yung pagsagot ko lagi sa nanay ko? Susunod kaya siya sa pagsagot ko? Okay? Tumatalab kaya sa anak ko na paluin ko lagi siya sa puwet para utusan siya? Suntukin ko sa tenga? Okay? Ano kayang epektibo? Saan kaya epektibo? Yung pamilya ko, paano kaya magmaneobra ng pamilya? Paano ko kaya mapapasagot ang aking nobya? Nobya, naging nobya na. Paano kaya mapapasagot ang aking gustong maging sinta? Yon. Okay? Paano kaya? Kaawit ba ako? Ililibre ko kaya? Gagawan ko ba ng tula? Okay. Paano kaya ako magiging maasenso ang buhay? Magiging kuripot ba ako sa iba? Yayaman kaya ako? Gaganda kaya ang buhay ko? Pag ginamit ko kaya ito, anong kaya mangyayari? Pero ang pinakamahalaga, saan ka nag-e-excel para maging malago ang iyong spiritual? Anong way ka gagawa para lumago? Kasi maraming Kristiyano ang stigma ganito lamang. Pupunta sa church, magsisimba, pero pag-uwi, walang daladalang pagpapala. Ang pagpapala, lagi nasa loob lang ng church. Sinabi niya, I'm blessed! Woo! Hallelujah! Praise God! Pag-uwi sa bahay, ano yan? Okay? Ba't ganyan? Tapos chismis sa iba, punta sa kumpare. Okay? Pupunta sa bisyo, pupunta saan? Sa kamalian, walang natutunan. Kaya walang lumalagong Kristiyano. Kasi simbabwe. Simbabwe. Okay, pudpud na pudpud na yan sa atin. Yung tenga natin, pudpud na yan, simbabwe. Pero kamusta naman? Bakit ito pa ulit-ulit na sinasabi ng mga nagpipreach? Simbabwe. Kasi pinaalalahanan tayo na maging, na magkaroon ng paglago sa buhay natin. Amen? Sino dito ang gustong lumago? Hindi yung lumago ang buhok dito, ha? Okay. Lumago ang spiritual. Sino gusto? Okay? Yung iba ayaw talagang sumagot. Kasi ayaw nila lumago. Sino talagang gusto dito lumagong spiritual sa Panginoon? Amen. So, nais ng Panginoon na lumago tayo ng lumago. Okay? So, dapat nating isipin sa buhay natin na yung buhay natin bilang isang Kristiyano, kinreate tayo para lumago. Tama? Kaya, church, pakatandaan natin na yung Panginoon ay kumakausap sa buhay ng bawat isa. Okay? Number 4, i-finish muna ang pagja-judge sa iba. I-finish muna ang pagja-judge sa iba. Okay. Marami yatang nagiging ganito. Ginajudge ang iba. Romans chapter 14 verse 1 to 13. May pagbukas kayo sa akin sa Romans chapter 14 verse 1 to 13. Okay. Mababa po ito, ha. Okay. Be alert in the word of God. Meron ka ba diyang kuya na NIV? Or Tagalog? Okay. Sa wikang Tagalog. Ang sabi po diyan,
Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay, ngunit ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag umatol sa kumakain, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Okay, post tayo doon. Okay, so maraming tao dito sa book of Romans, okay, so meron dito nagkakaroon ng judging, okay, ang Jews, ang Gentiles, at saka ang mga Hudyo. Okay, so dito nagkakaroon sila, yung mga ways nila para papurihin ng Panginoon, iba't iba sila. Yung isa kumakain ng mga gumagapang lumilipad, yung isa naman ayaw kumain ng ano, mga bagay na meat, okay, mga gulay ang kinakain. Okay, so meron silang iba't ibang way, and then sabi nila, bakit ka kumakain yan, nakakadiri, bakit naman kumakain yan, bakit puro ikaw ganyan. Okay, puro judging to others. Meron silang iba't ibang way to serve God. Okay, sabi po sa verse 4, sabi po dyan, verse 4 tayo, kuya. Okay, sabi po dyan, sino kang humahatol sa alila ng iba? Okay, stop tayo doon. Punta tayo dito sa huwag magwalang halaga sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain. Yung mga nagpipising and fasting. Ibig sabihin, kapag ikay kumakain, gusto mong papurihin ng Panginoon, kakainin mo yon. Meron namang iba, nagpupuri sa Panginoon, nagpapa sila. Nag-i-skip ng food, ng meal, to serve, to talk to God. Okay, merong iba't ibang way. Ano pa? So verse. Sige po, balik tayo. Sino kang humahatol sa alila ng iba sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal? Oo, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Next. May nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa kay sa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa ay magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Okay. So many religion nagkakaroon ng debate in doon sa ikapitong araw. Kailan kaya ako magsisimba? Kailan kaya ako magpupuri sa Panginoon? Maraming tao napupunta saan? Sa walang Sunday. Okay? Napupunta sila sa walang Sunday because yung kanilang pinag-aralan ay ganun na lamang. Okay? Makakapunta sila, so high school lamang ang graduate, hindi sila matanggap na wala, na walang Sunday. Laging may Sunday. So, ang ibig sabihin dito, yung ikapitong araw, lahat naman yan ay ginawa ng Panginoon na merong kasiyasiya. Tama? Okay. Yung day off mo, ibigay mo sa Panginoon. Kaya maraming Kristiyano nawawala. Okay? Ang problema, mga leaders, hindi inaabot yung mga merong trabaho ng Linggo. Ang sasabihin, itigil mo na yan. Hindi yan kaloob ng Diyos. Tapusin mo na yan. Walang makakain. Maalis siya ng trabaho, wala siyang makakain. Sa tingin niyo, kalooban ba ng Diyos na wala siyang makain? Kalooban ba? Okay? So, ibig sabihin, mayroong mga iba't ibang ways. Yung ikapitong araw, ibigay natin sa Panginoon. And every one of us, pinagkakaloob ng pitong araw. Ngayong oras na ito, inaantok ka ba? Bibigyan mo ng Panginoon ng 2 oras na tutulog ka lang. Bibigyan mo ng 2 oras ang Diyos, hindi mo ibibigay ng buo. Ang tinitingnan mo yung katabi mo, yung pagkakamali ni Pastor, na uutal-utal-tal-tal-tal, na pastor, yung grammar, pinagmamasdan mo, hindi ka nakatingin sa Panginoon, sa tingin mo, may pagpapala ka bang mararating? May pagpapala ka bang matatanggap? Tama? Gusto ba natin pagpalain ng Panginoon? Pagpalain tayo ng Panginoon. Kung gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon, let us fix our eyes to Jesus Christ. Amen? Fix your eyes. Tumingin sa Panginoon. Okay? So, meron ng mga pilosopo, anong gagawin?
titingin lamang sa krus, hindi kay pastor. Tama, may mga pilosopong ganyan. Yung mga makikitid ang isip, fix your eyes, sabi ni pastor, fix your eyes to Jesus. Talagang todo. Nakipagtitigan kay sa krus. Okay? Hindi na natanggap. Okay? So, tandaan po natin na huwag tayong mangusga. Ano pa sabi? Sabi po, sige. Ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon. At ang kumakain ay kumakain sa Panginoon. Sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos. At ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon. At nagpapasalamat sa Diyos. Right? Next. Right. Nakita niyo yun, ha? Sapagkat ang sino man sa atin ang hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili, eh? Sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo ay nangabubuhay o kung nangamamatay tayo sa Panginoon. Tayo ay nangamamatay kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo ay sa Panginoon. Ang Panginoon ay nabuhay para sa atin. Tama ba ko? Binigay ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa buhay ng bawat isa. Ngayon, namatay ang Panginoon para rin sa atin. Ngayon, kung sino man ang mabubuhay para sa Panginoon at mamamatay para sa Diyos, dalawang way, pero saan pupunta? Para ipaglugod, ikalugod ang Panginoon, papurihan ang Diyos. Tama? Okay, kunwari, example, para makita natin ang different. Okay, dito sa kalumpang, ilan ang ways papunta rito? Ilang ways? Tatlo. Tama ko? Tatlo. Saan ang galing na isa? Sanay. Saan galing ang isa? Indang. Saan galing ang isa? Bangkod, sa 13. Merong iba't ibang way papunta sa kalumpang. Kapatid, ganun din. Pero ang dapat dadaanan mo, ang gagamitin mo, yung Panginoong Jesus para mapunta tayo sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya dapat nating igalang. Okay? So, yung mga pananampalataya ng iba, stop or finish mo na ang maghusga sa iba. Number 5. Okay. Sige po, let us review. Anong una? Number 1? Sige nga po. Ano? I-finish mo na being a childish. Number 2? Okay. A hindrance of blessing. Number 3? Ways that do not work. And number 4? Judging others. Okay. So number 5. I-finish mo na ang grumbling. Ano ibig sabihin ng grumbling? Ito yung wrestling. Ito ba yun? Hindi, hindi po yun. Yung grumbling, ito yung pangamareklamo. Kung gusto mo ng pagpapala, ipinis mo na ang pagiging mareklamo. Makomment. Malungkutin sa kapwa. Laging puna, laging pintas. Okay? Grumbling, grumbling tayo. Ipinis mo na ang grumbling, ang pagiging mareklamo. 99% of Christian guilty sa mga ito. Yung inuutos ni pastor, laging nagre-reklamo. Pastor, hindi ko kayang gumising na maaga. Ayoko mag-devotion. Pastor, nakakatamad magbasa. Inaantok ako. Pastor, attend ako ng ganito. May trabaho pa ako. May nilalaban pa ako. Yan yung mga marereklamo. Yung mga grumbling. Dapat i-finish na natin to. Stop grumbling, i-finish na. John chapter 6 verse 43. Ano po sabi dyan? John chapter 6 verse 43. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, huwag kayong magbulong-bulungan. Ayaw ng Panginoon yung mga marereklamo. Tama ba ko? Sino dito ang may hinawakan, yung may kasama sa trabaho, mareklamo? Nakakaranas na. Sa school, yung meron kayong group project, may pinapagawa ang teacher, mareklamo sa assignment. Sa project. Okay? May pinapagawa si pastor, napaka-reklamador. Okay? Makomment, puro po na.
puro pintas. Ay, yung pastor namin, ay, yung teacher namin, lagi na lang reporting. Lagi na lang mga exam. Puro reklamo, puro puna. So stop or finish the grumbling. Kapag meron po tayong problema sa iba, dapat nating kinakausap yun. Sino dito laging may kaaway? Laging may puna. Yung mga mapupuna, makukomment, sila yung laging maraming kaaway. Ang ginagawa ng ibang tao, kapag may problema sa kaibigan, sa katrabaho, anong gagawin? Saan ipopost? Saan maglalabas ng damdamin? Sa Facebook? Okay? Sa Twitter? Okay? Sa social media, pinopost nila ang kanilang damdamin. And then, nagkakaroon ng ano? Ng conflict. Because, hindi niya sinasabi ang problema niya sa taong iyon. Dapat kapag may problema tayo, merong gusto nating sabihin, sabihin natin sa mismong tao, hindi sa ibang tao. Ay, buntis ba si ano? Eh? Ay, ano nangyari sa kanya? Bakit kaya hindi na siya nagsisimba? Bakit hindi mo gamitin ang iyong sarili at puntahan siya? Para matigil yung pag-iisip mo. Tama ba ako? Tama ba ako, church? Okay, parang hindi nasagot. Tama po ba ako? Okay, kapag may problema po, lumapit sa taong mayroong kang problema. Imbis na solusyon, ang mangyayari kapag hindi ka lumapit sa taong involved sa problema, magkakaroon ng conflict. You must approach the person na nagkokos ng problem. Okay? So, pakatandaan po natin ang topic na yan. So, next. Number 6. I-finish na ang doubting mo, kapatid. I-finish mo na ang doubting mo, kapatid. Pakisabi nga po, doubting. Okay. Maraming Kristiyano nagda-doubt sa kanilang pananampalataya. Okay, sabi po sa John chapter 20 verse 27. Sige nga po. John chapter 20 verse 27. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti. Okay, masyadong malaiti. Malaiti tuloy. Malalim. Okay. So, tingnan natin sa John. Okay, John chapter 20. Sabi po dyan, at sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri. Ito si Jesus ha, sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at titingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Okay? Maraming Kristiyano hindi nananampalataya. Nagsisimba pero hindi nananampalataya, naniniwala sa Panginoon. Kristiyanong ituring pero kulang sa pananampalataya. Kulang sa paninindigan sa kanilang pinaniniwalaan. Isa ka ba sa nagdadaw sa kakayanan ng Panginoon? Kanina nag-awitan tayo, sabi sa My Life, ano sabi? My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. Okay, anong sinabi doon? My life, my strength, my hope. Tatlong bagay yan. Ngayon nag-aawitan tayo pero wala ka sa puso. Hindi ka nananampalataya, walang sense. Hindi, wala kang buhay sa pag-aawit kasi hindi ka nananampalataya sa Panginoon. Kapatid, umaawit ka ba? Nananalangin ka ba sa Panginoon na merong todo-todong pananampalataya? Church, gumising na tayo sa katotohanan na ang Kristiyano dapat nananampalataya. Kasi yung salita ng buhay ay pagkain natin. Amen? Lahat ng hindi kumakain ng salita ng Diyos, ano nangyayari? Nagiging payat. Okay? Nagiging payat.
At kapag ka nagiging payat, in the word of payat, nagiging patay. In the word of payat, nagiging patay sa pananampalataya. Kasi payat ang kanilang pananiwala. Okay? So, sino dito sa buhay natin matibay ang paninindigang paniniwala sa Panginoon? Okay. So, let us check ourselves na tayo'y magkaroon ng paninindigang kapatid. Pakisabi sa katabi, paninindigan kapatid. Sa salita ng Diyos. Dapat sindakin niyo yung katabi niyo kasi marahil hindi sila naniniwala eh. Tama? Baka kulang sa sindak. Hindi natatakot sa salita ng Diyos kaya hindi naniniwala. Tama? Tama po ba? Okay? Dapat sindakin din minsan. May kailangang ibang way. Sindakin. Okay? So, bakit ang gusto ng gusto ni Satanas magkaroon tayo ng alinlangan sa mga prayer natin? Yung gusto niya, inananalangin tayo pero talagang bagsak na yung paniniwala natin sa Panginoon. If you want to be okay, your life to Jesus, okay, your spiritual, okay, your prayer life, okay, your relationship to God, okay, you must use the okay to KO the devil to take away in you. Okay, maging okay ka sa Panginoon. And you will KO. Anong ibig sabihin ng KO? Knock out the devil. Okay, KO. Baligtarin rin lang. Gusto mong mapatay si Satanas? You are a children of God. You must be okay your relationship to God. And you will KO the devil, and the devil will take away in you. Amen? Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Okay. So, nais ng Diyos na i-KO natin. Baka kailangan lamang maging okay para i-KO mo si Satanas. Okay? So, next, i-finish mo na ang kasalanan. I-finish mo na ang kasalanan. Finish the sin. Okay? Finish the sin. Okay, bakit kailangan nating i-finish kaya yung kasalanan? 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ano sabi doon? If anyone who is in Christ, he is a new creation. Okay. So magkakaroon tayo ng bagong buhay if we unite to Jesus Christ. Magkakaroon tayo ng new life, new spirit. Okay? New spirit. Matthew chapter 9 verse 17. Ano sabi? Sabi diyan, hindi rin nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Okay? Kapag tayo nakatanggap sa Panginoon, dapat bago na ang buhay natin. Okay? Balat na luma. Sa ibang paraan ay nangangaputok ang mga balat. Kapag sinalinan mo yung mga pabango, bagong pabango, isasali mo sa lumang pabango, sisidlan, ano nangyayari? Anong sabi dito? Puputok. Puputok po yung balat at nangabubuho ang alak at nangagsisira ang mga balat. Kundi isinisilid ang bagong alak sa mga bagong balat at kapwa nagsisitagal. Kung gusto mong magtagal bilang isang Kristiyano, kailangan bago lahat. Ano nangyayari sa kalimitan? Sa mga nangyayari sa mga nakakakilala minsan sa Panginoon, na kuno, nakakilala sa Diyos. Ano nangyayari? Nag-encounter, nagbasa ng Biblia, hanggang dumating sa hindi na nagde-devotion, bumalik sa old habits, old belief. Okay? Ang isang aso, anong ginagawa niya kapag sumuka siya? Kinakain niya yung suka niya. Ang baboy, naligo siya sa putikan. Saan siya maliligo uli?
Sa pinagliguan niya, ikaw ba? Aso ka ba? Baboy ka ba, kapatid? Okay, baboy ba tayo o aso ba tayo na binabalikan pa yung luma? Sino dito nakaranas na na merong kakilala na merong sinuot na pinagpawisan, nag-basketball or anything na pinagpawisan and then hinubad, kinabukasan, sinuot uli, naamoy mo na? Ano po nangyayari? Ma? Baho? Nakakapirwisyo po sa iba? Tama? Tama po ba? Merong mga Kristiyanong ganyan. Okay? So, binago na, babalikan pa ang dati. Yun yung mga taong balahura. Okay? Balahura na pananampalataya. Nais ng Diyos na magbago tayo. Bagong sisidlan, dapat bago din ang alak. Bagong spirito, bagong puso, bagong tao, bagong buhay. Napakasimple po ng analogy. Ngayon, every one of us, merong mga tropa na hindi mananampalataya. Tama po ba? Okay, so, paano tayo hindi masisilo na mga Kristiyan, na mga taong hindi nananampalataya? Nais ng Panginoon na pumunta muna tayo, magpalakas po muna tayo doon sa mga bagong nananampalataya sa Panginoon. If you want to overcome and to share the Word of God in your parents, in your friends, in your classmates, kailangan bago muna ang nilalapitan nyo para pagbalik nyo sa kanila, hindi ka madadala. Tama? Nahihirapan kang i-share ang Word of God kasi ikaw mismo nadadala ka sa kasalanan na ginagawa nila. Ang kasalanan ay hindi karapat-dapat sa Panginoon. But Jesus Christ died on the cross for you to save your life. Amen? For me, for you, for us, for every one of us. Sinave ng Panginoon ang buhay natin. Finish the sin. Tapusin na ang mga kasalanan. Kung meron man po tayong mga ginagawa pang kasalanan, nais ng Panginoon na baguhin natin. Tanggalin mo na ang kasalanan. Ewan ko po kung nasabi na ito sa inyo. Sino dito nakaranas na magkaroon ng bulok na ngipin? Okay? Kapag may bulok na ngipin, dapat saan sila pupunta? Sa dentista. Anong gagawin nila? Okay, magpapapicture. Hindi, hindi po. Ibig sabihin, magpapatanggal ka. Ganon din po sa Panginoon. Kapag meron tayong bulok na ginagawa, lumapit tayo sa Panginoon at tayo magpatanggal, magpalinis sa ating Diyos. Amen? Magpalinis tayo para ang Panginoon ay manatili sa puso natin at babaguhin tayo ng Panginoon. Amen? Babaguhin tayo niya. Huwag tayo magtiwala sa ating mismo, sa ating sarili. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Dahil ang Diyos ay gagawa sa atin. Because the Lord will give us a strength, a hope, a life, and another spirit that you will overcome the sin na ginagawa mo. Amen? Okay, so tandaan po natin yan, yung pitong dapat i-finish na. Okay, number one is, i-finish na. Okay, i-finish na. Number two, hindrance of blessing. Number three, ways that do not work. And number four, judging others. Okay, number five, grumbling, pagiging mareklamo, itigil na yan. Okay, number six, doubting. And number seven, sinning. Okay, so pagiging makasalanan. Tandaan po natin ang pitong yan. If you want to have a blessed life, just